Okay, good morning mga kaibigan. So, meron tayong ano ngayon, problema dito sa item. Ayan. So, ang problema niya ay pag nag-shift ka ng reverse o kaya ng drive, may alog siya, mga kaibigan. Kaya nagpatulong tayo kay Automatic Works. Ayan. Shout out sa pa-support ng kanyang channel, no? Ayan. So, ito si Automatic Works ay ano, bihasa na sa mga ECU lalo sa mga gantong unit. At kahit anong unit, ano, sir? Pwede, basta electrical. Basta electrical, yan. Kaya, pag kailangan nyo ng sa electrical, ayan, si Automatic Works, ilalagay ko dyan sa aking, ano, screen. Okay? Kasi tayo sa makina naman tayo, pagdating sa mga electrical, electronics, ibibigay na natin sa iba yan. Okay? Hindi natin pakikialaman. Kasi yung ECU, medyo maselan yan, mga kaibigan. Ayan. Buti na lang, isa akong subscriber ni Automatic Works. Ayan. Shoutout. Yun oh. Shoutout kay Sir Bong Bob. Bob Works Garage. Bob Works Garage. Yun. Ayos pala si Idol. May jersey rin eh. Ayan. Automatic Works. Ayan. Sa mga fuse, relay, yun. Fuse, wirings. Wirings talaga. Chinek namin fuse, relay. Ayan. Sa wirings talaga naging problema, mga kaibigan. Kung bakit umaalog yung reverse drive ng Hyundai i10 na to, mga kaibigan. Ayan. So, tinawagan ko si Automatic Works para magpatulong tayo pagdating sa electronics, mga kaibigan. Okay? So, alam nyo naman, pagdating sa electronics, hindi ko na pinakikialaman yan. Pang engine lang tayo, mga kaibigan. Pag mechanical, okay. Magaling yan. Ayan. Okay. Siya nga pala, mga kaibigan, from Cavite si Idol, no? Oo, Cavite. Ayun. Gentry. Taga-Gentry si Idol, Automatic Works. Ayan. Kung nagka-problema yung sasakyan nyo, lalo na sa electrical, ayan, i-message nyo siya o kaya puntahan nyo siya sa kanyang page sa YouTube channel. Ayan, Automatic Works. Ayan. Nandiyan sa aking screen. Okay. Subscribe nyo na rin, mga kaibigan. Ayan. Ito yung i10 na kinuha natin last month sa ano, sa Cavite. Sa Bacoor naman. So, nung isang araw ko lang kasi naramdaman yung ganong scenario na bigla na lang kumakalabog yung pag ni-reverse mo siya, talagang dub, kumakalabog. Pati drive pala, pag nilagay mo sa drive, kakalabog ulit siya. And then mag-change gear siya pag umabot ng 3000 RPM. Okay. Nakapag-test drive na tayo. Ayan. Nakapag-test drive na tayo. So, tinest drive na namin kanina, hindi ko lang nakuna ng video. Okay na, smooth na siya, mga kaibigan. Ayan. So, chinek namin lahat, dinayag boost ni Idol. Napunta sa fuse, sa electrical. Ayan. So, okay na. Ayan. Thank you kay Idol, Automatic Works. Ayan. Okay. Support na lang niyang kanyang channel. Boss, okay. Pa. Recommended yan. Ito yung kanyang YouTube channel. Okay. Okay, mga kaibigan. Ayan. So, i-road test natin ngayon yung i10 na pinagawa natin kay Automatic Works. Okay. Ayan. So, testing natin. Ayan. Dapat mawala na yung check engine kasi naka-check engine yan, mga kaibigan. Yun, nawala na yung check engine, mga kaibigan. Ayan. So, ang naging problema kasi nito nung nakaraan, bigla na lang kumakalabog pag nilagay mo sa reverse. Ayan. Dati gumaganon siya. Tapos pag nilagay mo ulit sa drive, gumaganon ulit siya. Ayan. So ngayon, wala na. Okay na siya. Okay. So ang naging problema kasi, wirings. Una, dinayagnose namin. Pumunta kami sa fuse. Tinignan namin yung mga fuse. Okay naman. Wirings. Okay naman. Sorry. Wirings pala. Doon kami pumunta. Ayun, naging problema nga. May problema sa wirings. Okay. So ito test drive natin. Na smooth na siya. Kasi dati, kailangan mo paabuti ng 3000 RPM bago mag-change gear. So, yung odometer niya,
pumapalo muna ng 30 bago mag second gear, tapos 50 bago mag third gear. Okay, so ngayon susubukan natin. Okay mga kaibigan, ayan, so testingin natin yung Hyundai i10 na ginawa ni Automatic Works. Ayan, so susubukan natin kung smooth na ba yung kanyang change gear. Ayan, okay. Yun. Okay. So smooth na siya mga kaibigan. Pag dating ng 20, nag-change gear na siya. And then pagdating ng 40, mag-change gear siya ulit. Okay. Ayan, susubukan ulit natin. Okay. Yun, second gear. Yun, third gear mga kaibigan. Okay. So smooth na siya, no? Hindi kagaya dati na sa 30, first gear pa lang, papaabutin mo siya ng 30 ang takbo bago siya mag-change gear mga kaibigan. Okay, so ngayon, smooth na ulit siya. Balik na siya sa dati. Okay. So siya nga pala, kaya ako nagpatulong kay Automatic Works. Una-una, pagdating sa electronics, hinahanap ko talaga yan ng mga expert. Okay? Hindi tayo basta-basta nakikialam pagdating sa electronics. Unang-una sa ECU. Okay? Computer box, yan. Electronics. Hindi tayo nakikialam dyan basta-basta. Engine works tayo mga kaibigan. Okay? Pangalawa, mas kabisado ni Automatic Works yung Hyundai tsaka Kia. Ayan. Kaya siyang tinawagan ko na sabi ko tulungan niya ako dito sa Hyundai i10, kasi yun ang problem niya, yung delay ang change gear. Ayan. So nasolve na namin ang problema nitong i10. Ayan. So maraming salamat kay Automatic Works. Ayan. Pa support na rin ng kanyang channel. At sa mga gusto magpagawa, lalo pag ang problema nyo ay electronics, ayan, magaling si Automatic Works electronics. Ayan, isa kasi siyang electrician mga kaibigan. So napakabait ni Automatic Works. Isang tawag mo lang, ayan, sasagot ka agad yan mga kaibigan. Ayan. Kaya tinawagan ko siya kahapon. Ngayon siya pumunta dito sa amin para gawin namin tong Hyundai i10. Ayan. So inulit ko po, no? Unang-una, kaya siya ang napili kong siya ang naisip kong tawagan, kasi expert niya yung Hyundai tsaka Kia. Yan. Pangalawa, wala kasi akong scanner nung Hyundai tsaka Kia. Yan. Hindi pa tayo nakakabili mga kaibigan, pero soon bibili rin tayo para lahat ng sasakyan ma-scan na natin, ma-diagnose na natin. Okay. Ayan. So pangatlo, yun, kaya ako siya tinawagan, nakita ko sa mga vlog niya na marami na siyang nagawa na gantong scenario, na gantong problema pag tungkol sa Hyundai, tapos ganun yung problema sa gear, sa change gear. Ayan, nakita ko sa vlog niya marami na siyang nagawa, kaya sabi ko expert na si Automatic Works dito. Kabisado niya na to. Kaya hindi ako ng dalawang isip tatawagan siya. Okay? So yun lamang mga kaibigan. This is Doc Bob ng Bob Works Garage. Say good morning and God bless. Bye-bye. Thank you. Peace.